ang paniniwala natin patungkol kay Kristo, si Kristo siya ang pantala ng Diyos, siya ang Logos, siya ang visible image ng Panginoon, siya ang ginawa ng Panginoon na visible image na sukat na panahanan ng Panginoon to express His attributes. So, si Kristo po, siya yung very presence ng Diyos dito sa lupa. Amen. Amen. Siya ang vision ng Panginoon. The body of our Lord, which is the Elohim, the self-existing one. Siya po yung vision ng Panginoon to express His attributes. God invited him. God was in Christ according to 1 Corinthians 5:19. Italata tayo niyan. Ha? Italata. Italata. Meron. Kasi po ano, natataka na ako kasi binypass ni Jesus Christ yung ano sex ko Tama po yun. Perfect lang talaga. Amen. Dahil nagkasalangan nung The first man in God. Join ako yung papasok. Because of his sin. And then sign Jesus Christ was a total deliverance of our sins. No? Si Jesus Christ yung perfect image ng Panginoon na nasukat na tayo ay maligtas lahat. Dahil siya ay sinless. Dahil in-empower siya ng Panginoon to the Holy Spirit. Amen. Pwede naman ito magpapagod yan. Next, ano? Tapos kanina sabi nga yung God without beginning and no ending. So, no beginning and no ending. Oh, no ending. Diba po ang pagiging? Yes, so. So, yun yung pangalanan natin ngayon. Pero yung question ko sa John 1:1, kasi diba, in the world was God. Sino po yung God na yan? The world was God? Sinabi ko kanina, yung God na yan, which is the self-existent one. The word was God. Of course, so, the Father. So, itong John 1:1 na to, ito yung sinari, no? Yung sinari niya. Na ito'y kaisipan ng Panginoon. Wisdom ng Panginoon na gusto niya i-express, sabi ko kanina. In the beginning was the word. In the word was God. The beginning was the word. Ibig sabihin, in the beginning was the thought of God, the wisdom of God. And then, and the word was with God. Ibig sabihin, itong word na to ay hindi pa na-express ng Panginoon, ng Diyos, ng self-sufficient one. Kaya nandun pa ito sa kanyang kaisipan, sa kanyang logos. Yung question ko, yung the word was God. Yun nga, the word was God. Ang word na to na hindi pa na-express na to, kasama pa ng Diyos. Diyos pa yun. Kasi hindi pa ito separate. Sa John 1:14, si Kristo na yun. Amen. Pero, kung i-express mo na ito, bahagi ito ng Panginoon. Kaya nga nasabi ko kanina, pag was na in-express niya ng Panginoon, this expression is the attribute and the characteristic of God. John 1:14 po. Kamaingay. Huwag ka maingay. Si Kristo rin mismo. Hindi ikaw. Na nasa kaisipan ng Diyos. Yeah, parang lumalabas, sinasabi natin kasi siya yung Diyos. Oo nga, pero huwag mo siya ba. Hindi muna si Jesus Christ, no? Hindi muna si Jesus Christ. It is the whole fountain of creation. No? Not only to Jesus Christ, the whole fountain of creation. Ipiprepare ng Panginoon kasi ito yung wisdom, ito yung thought niya. Di ba? So, yun ang laman ng Genesis, John 1:1. Hindi lang muna si Kristo, the whole creation, dahil attribute yan ng Panginoon. And then, the time was come. Darating yung perfect image, the visible image of God, which is the Jesus Christ. Son, Jesus Christ. Amen. Amen. So, yun yung perfect will ng Panginoon.